Okay, good morning everyone. Ha. So okay, to guys yung ano very important na application ng derivatives, no. So our time rates or related rates sa ibang book and optimization problems, no. Okay? To be specific, finding the maxima or minima of a certain quantity. So let's start with the time rates. So ito yung pinakamadali, guys, na. Okay, time rates or related rates. Okay. So from the word time rate, so ibig sabihin, guys, na we get the derivative of a certain quantity or variable na with respect to time. Okay. So ano to, guys, na parang distance rate problem lang to. Kaya lang it's either you get the derivative, no, of all the variable, no, with respect to time, or depende kasi, guys, eh, may mga problem na naman given yung rates o yung mga speeds, pwede mong express in terms of time. Okay? So ibig sabihin, di ka na need mag derivative with respect to time ng kada variable. So yung gusto mo na lang kunin ng ano ng time rate, siya na lang yung i-derivative mo with respect to time. Okay? Yun nga, no. So pag there are two or more variables, so basically ang gagawin mo lang dong, guys, is to use the implicit differentiation. Okay, so ang pinaka-common problem, guys, ano, sa time rates, okay, is yung ladder problem. Okay? So, pag ladder problem, paligente yan, guys, na. Meron tayong wall and then meron tayong ground. Tapos, okay, meron tayong ladder na nakalean sa wall. Okay? So, syempre, if the ladder will slide na, okay, itong foot niya, papunta sa, itong foot ng ladder natin, so, if, halimbawa, slide to, guys, na, so, this foot will go to the left, and this point na on the wall, okay, yung pagkakatouch ng ladder, syempre, it will go down. No. So, dapat, guys, no, alam nyo yung magiging behavior ng mga variable na gagamitin nyo. No. Okay, so usually, guys, no, sa ladder problem naman, fix yung length. Okay, then it's either may given dyan na initial height or initial distance, no. Okay, so ganda lang, guys, na i-generalize ko, no. Okay, so let's say ito yung y natin and ito naman yung x. Okay? Okay, so ganito yan, guys, ha. Kung yung ano mo, kung yung foot ng ladder is going away from the wall, so ano nangyayari sa distance niya, okay, as time passes by. Okay, so kailangan, guys, alam niyo yung behavior to. Okay, kasi pag may mga given ng rates, kailangan alam niyo yung gagawin, alam niyo yung ibigay na sign. Okay, remember sa physics, if the, sabi dun, diba, guys, if the distance or displacement is increasing, okay, ibig sabihin niyan meron tayong positive na velocity. Now, if the distance or displacement is decreasing naman, meron tayong ano nun, negative na velocity. Okay, so gamitin niyo yung concept na yon dito sa time rates. Okay? So, yun. No? So, halimbawa, ito ay moving away si foot ng ladder. So, ibig sabihin, guys, na yung time rate or yung derivative nitong x with respect to time is a positive number. Okay? Ito naman, guys, na yung distance ng top ng ladder with respect sa may ano niya, bottom. So, yung y mo, guys, no, di ba, decreasing siya. Okay? So, that means the derivative of y with respect to time, okay, is less than 0 or negative. Okay? So, ganun lang yung, guys, na. And then, of course, no, you have to use other concepts, no, para ma-relate yung variable. Kasi nga, yung pinaka, yung isa sa useful na method dito, since may mga times na di mo kailangan i-express yung isang variable in terms of other variable, you can use implicit differentiation. Okay? So, kailangan alam niyo yung concept
or yung other what do you call this na formulas no, that can relate the variables no. So dito guys na pag ladder problem, so basically yung ating wall is perpendicular sa ground, so ibig sabihin meron kanyang right triangle lang. Okay, so by Pythagorean theorem, okay, you have x squared na plus y squared is equal to the square of the length ng ladder na. Then diyan ka na mag ano derivative na with respect to time na. So implicit differentiation, okay, ayan. So derivative ng x squared is 2x, okay, and then since tayo derivative with respect to time, meron ka pa dyan multiplier na dx dt. Okay? Ako na. Then plus, sa y square naman, same lang naman yan, no? 2y, and then derivative ng y with respect to time. Okay? Okay, yung length ng ladder, syempre constant yan. If it is sliding lang, no? So equal to 0. Ayan. So dyan ka na guys na maglalagay ng mga given mo. Okay? So usually, it's either x yung given or yung y. Okay? Ang ibig sabihin niyan guys, pag given yung x, okay, you have to find the value of y. Okay, pag given naman yung y, you have to find the value of x by using the original equation. Okay, so ganun guys yung ano, yung sa time rates. Ako ba yung ano, example ng time rates. yung sa mga ano, melting ano balls na, no? Okay? Or spheres. Okay, so pag sa mga melting anong guys na concept naman, syempre it refers to the amount, okay, nung ano nung mismong material. So usually ang ginagamit doon na ano na quantity is yung volume niya, okay? So sa mga melting problems na, no, okay, ang ginagamit doon is na concept is yung volume ng sphere. Yan. So volume ng sphere, diba guys, ano yan? Nawala. Dizzy ako. Nawala bigla. Bigla guys. Nawala bigla na. Okay, so back to the ball game. Okay. Nakamit pala. Nawala ako guys ha. Na-dizzy. Dizzy MST. Hindi naman nawala internet eh. Bigla nag-close. Okay, so back to the ball game. So sa mga melting problem guys na, okay, like a melting of a snowball or a spear. Okay, so ang ginagamit na concept is yung ball ng spear. So kailangan guys no, alam nyo yung formula ng ball ng spear, which is 4 pi okay over 3, and then this is the cube of the radius na. Okay? So pag-given guys yung ano yung rate of change ng pag-melt, okay? So pag ganun guys, pag melting, ibig sabihin noon yung amount ng material is decreasing na. Decreasing yung ano yung kanyang rate. So ibig sabihin noon guys, pag substitute mo yung ano yung given values, okay, especially yung rate na yon, okay? Ito na yung kanyang dBdt. Okay? Negative yon. Okay? Sa anything guys na ano na increasing amount, okay, increasing quantity, okay, remember positive siya, positive rate. Pag decreasing naman yung quantity, decreasing length, mga ganun, okay, the time rate is negative. Okay, you have to remember that na. Okay, kasi sa problem medyo ano, may mga ano diyan, may mga tricky diyan, okay, sa tanong niya. Pag ang tanong kasi guys is ano, what is the rate of change? Okay, ibig sabihin nun guys, kailangan mo din yung sign na positive negative. Okay? Pero pag sinabi guys sa problem na ano, how fast is the length is increasing or how fast is the length is decreasing? Ibig sabihin nun guys na hindi mo dun kailangan yung sign kasi binanggit na sa problem na ano siya, increasing or decreasing. Pero you have to prove syempre sa problem, sa solution mo na lalabas nga increasing or decreasing yung kanyang value, no?
Okay, by getting the ano, the correct sign and numerical value siyempre nung time rate natin, okay? So dito, pag kinuha mo yung derivative, okay, nito ng ating equation 4 pi over 3, okay, r cube with respect to time. So basically no, yung derivative ng b with respect to t is your db dt, okay? In other ano subjects ang tawag diyan is flow rate na, okay? Yung derivative ng volume with respect to time. Ayan, and then kabilang yung constant na over 3, then derivative ng r cube, okay, with respect to time. So syempre gagamitan mo lang siya ng chain rule tsaka power rule. Okay, so power rule magiging 3r squared yan, and then derivative ng r with respect to time. Okay, then simplify na lang guys na. Okay, so depende sa problem kung anong given dyan. So as you can see, ano dyan yung ano mo, mga variable na or quantity na ano na nakalagay. Cancel yung 3 ha. So 4 pi r squared dr dt. Okay, so meron dyan ano, tatlo db dt yung r natin tsaka dr dt. So ano ibig sabihin yan? Okay, you have you need two okay values para ma-solve yung iba. Kunwari, para ma-solve yung db dt, kailangan mo ng r tsaka yung dr dt na. Yung increase, I mean, yung rate of change ng radius. Sometimes, ang given guys na rate of change is yung diameter. Okay, but ang ginamit mo sa, ano, sa rate of change is radius na. Okay, pag ganun guys, no, so just don't forget the relationship between ano, the diameter and then the radius. Okay, kasi guys, na baka mamaya mayroong given na ano na rate of change ng diameter, tapos nung solve ka, ang ginamit mo na formula is yung in terms ng radius. Okay, pwede naman yan guys, na basta don't forget na mayroon tayong relation na yung ating diameter is twice ng radius. Okay, so when you get the rate of change na or the time rates na nito, so that means the rate of change of the diameter with respect to time is twice the rate of change of the radius with respect to time. Ganun lang yun guys na. Okay, kung gusto mo ng direct diameter, so gamitin mo yung volume na in terms ng diameter. Okay, or a function of the diameter. Okay, so just replace r by d over 2 and you will get pi over 6 ba yun? Okay, check mo na. So 4 pi over 3 pag diameter guys, so d over 2 na cube. Yeah, 4 pi over 3 times d cube over 8. So cancel yung 4, meron ka pang 2. At times dito, meron kang over 6, so pi over 6 na. D cube. Okay, so ganun lang guys na. Okay? Okay, so let's solve problems na okay regarding time rates. By the way, you have a question, okay? Sa na basic concepts ng time rates. So if then okay, proceed tayo guys na. Okay, nasa ano to eh, Paul's online notes na. Okay, you can use this site to read and practice problem na. Okay, so sample number one. Okay, air is being pumped into a spherical balloon at a rate of 5 cubic cm per minute. Okay, yan na. So, nakalagay dyan is being pumped into. So, that means, okay, the volume of the spherical balloon is increasing, okay, at a rate of 5 cubic cm per minute. So if the if b is the volume of the sphere, okay, volume of balloon or sphere, okay, at any time, okay, so ibig sabihin guys na if it is being pumped yung air natin, the volume is increasing na. So that means the derivative of B with respect to time, okay, at any time to guys na, is equal to positive na 5 cubic
cm per minute. Okay? So, the question is, determine the rate. Okay, ito guys na. So, hindi sinabi. Ito pala, mayroon pala dito. So, determine the rate. Okay, at which, okay, the radius of the balloon is increasing. So, ibig sabihin niyan guys, nalabas dyan na, lalabas dyan yung DRDT mo, positive yan. Okay? When the diameter of the balloon is 20 cm. Okay? Ayan. So, nakaanong guys na, naka-given diameter pero pinapahanap is yung rate of change ng ano ng balloon, okay, ng radius ng balloon. Okay, so dito guys, syempre ang gamitin natin is yung volume ng sphere in terms ng kanyang radius. Okay, so remember yung ating volume ng sphere is equal to 4 pi over 3 r cube. Okay, so ang required is yung ating DRDT, okay, at diameter equal to 20 cm. So that means guys, na ano yung radius mo dito? Yung radius mo dyan syempre is kalahati niya. So that is 10 cm. Okay? Yan lang na. So ngayon syempre magka-time rest tayo na, okay? Derivative, okay, or differentiate. Okay, with respect to time. Okay? Ayan na. So, dB dt is equal to derivative of the quantity or expression na 4 pi over 3. Okay, r cube. Ayan, equal to. So, copy yung 4 pi over 3, constant. Derivative ng r cube is 3r squared. And then, don't forget the derivative of r with respect to time. Okay? And then simplify. So, cancel yung 3. Meron ka dyan 4 pi. Okay, r squared dr dt. Okay? Ngayon, siyempre, you have to, ano lang, no, substitute the given values na. So, if dv dt is equal to 5 and the radius is equal to 10. Okay? So, 5, okay, sa ano, may mga times na yung units yan iba-iba. So, dito nagkataon na. So, 5 cubic cm per minute. The diameter in cm. So, ibig sabihin, what will be the resulting unit of the rate of change ano, of the radius? So, syempre, that is cm per minute na. Okay? 5 is equal to 4 pi times 10 squared na. Then, dr dt. Okay, simplify natin. So, that means our DRDT is equal to 5 over, so, divide mo lang boses ng, ito, na 4 pi times 10 squared. So, 4 pi times 10 squared. So, 10, 5 over 100 times 4, so 400. Okay, pi. Okay, reducible pa yan na. So, divisible by, abe 5 na. So, meron tayong 1 over 80. Tama? Kasi pag 40 guys, 80. 8. Pag 400, so 80 na. Okay? So, 80 pi. Unit is cm per minute. Okay? So, that means the radius of the balloon is increasing at a rate of 1 over 80 pi cm per minute. Okay? Okay, next example ng time rates. Okay, 15-foot ladder is resting against the wall. So, the bottom is initially 10 feet away from the wall and is being pushed towards the wall at a rate of 1/4 feet per second. So, how fast is the top of the ladder moving up the wall? 12 seconds after we start pushing. So, ito guys na sinasabi ko na. So, pwedeng naka-intensity na lahat or hindi. Okay?
So, siyempre, antayin muna na yung wala munang naka in terms of T. Okay? Let us illustrate, siyempre, the problem na. Okay? Okay, meron tayong ground tsaka wall and then we draw a ladder. So, let's say ito yan. Yan, 15 foot na. Okay? Yan na. Okay, so sabi dyan, the bottom is initially 10 feet away from the wall. Okay, so ito, kumbaga, let's say this is ano, this is X. Okay? So, sabihin guys, no, at T equal to 0 daw, at T equal to 0, yung ating X is 10. Okay? And then, let's say, yung distance ng top ng ladder, okay, sa bottom is Y. Okay? Ayan. The bottom is being pushed towards the wall. So, ito guys, no, itong point na to, okay, kapunta dun sa wall. Okay? So, ibig sabihin guys, no, yung X natin is decreasing. Ako nyo guys, no. So, that means, yung magiging derivative ng X natin dito, yung distance ng foot ng ladder dun sa, ano, wall is negative or less than 0. Okay? So, that means, yung ano man, yung top naman guys ng ladder, okay, it will move up. Okay? Common sense na naman yung guys na. Okay? Mag-slide up siya. So, that means, itong Y natin guys is increasing. Okay? So, ang ibig sabihin niya, yung kanyang derivative with respect to time is a positive number. Okay? So, the question is, how fast is the top of the ladder moving up? Okay? 12 seconds after we start pushing. So, kumbaga guys, na pinapahanap yung dy dt, okay, at t equal to 12 seconds. Okay? Ayan. By the way guys, na yung ating rate, yung ano, yung bilis ng pagtulak nito, okay, is 1/4 feet per second. So, kung ito guys, no, kung ang reference mo dito, siyempre ito, increasing. Kasi being pushed. Ngayon naman guys, so ito kasi, yung X natin, ang reference, itong point na yan, tsaka ito. Okay, same lang guys, yung bilis niyan. So, siyempre ito, palayo, di sa reference mo, kaya ito, positive. Pero dito guys, no, ang reference mo ito, tsaka ito. So, this, that means yung ating X, diba, decreasing. Kaya, yung rate nitong point na yan, okay, pag itong ginahit mo na lang is negative number. So, ibig sabihin guys na yung ating dx dt is negative 1/4, okay, feet per second. Okay? Ayun. So, kung meron siyang rate guys, ibig sabihin nakapag-travel siya ng ano, ng some distance. Okay? After 12 seconds. Okay? Nakuha guys na. So, ganito yan. Kung meron siyang ano guys, no, kung meron siyang initial length, aba maganda dito. Kasi yung time kasi dito is 12 seconds eh. Sige, yun na. Hindi ko muna gamitin guys yung time na. Okay, so, ang tayo na implicit depreciation pa rin na. Okay? So, tingnan na. So, yung ating point dito, nakapag-travel siya ng some distance na after 12 seconds. Okay? So, first, let us relate the ano, variables na yung X and Y using ano, a certain theorem na. Okay? So, syempre, meron tayong andito, right triangle. So basically, no, we gonna use Pythagorean theorem na. Okay, so that is x squared plus y squared is equal to 15 squared, or that is 225. Okay? ngayon, kunin natin guys yung ano, yung derivative ng both sides with respect to time. Okay? Ayan, yung ating x squared na plus y squared equal to 225 na.
Okay, so ano guys, this is equation number 1 na. Okay, kasi mamaya i-recall natin 'yan. Okay, so derivative with respect to time, so syempre obviously this is 2x and we have dx dt na, the derivative of x with respect to time plus y squared naman, that is 2y, and then the derivative of y with respect to time, so equal to 0. Okay. Okay, so di ba guys, yung tanong is yung dy dt na. Dy dt. Okay. So, pag tingin mo guys dito, ano yung mawala dito sa ano, sa ating nakuha na equation? Okay? Ang kailangan mo is dy dt. Okay, wala ka ng x tsaka y. Okay, kasi meron ka ng guys ano, dx dt. Negative siya guys na. Okay, 1/4. So, kailangan mo guys kunin yung values ng x tsaka yung y. Okay? May given na condition. That is at 12 seconds. Okay? So, ganito yan. So, we have to find the length of x and y or the values of x and y. Okay? After 12 seconds. Diba guys, na at t equal to 0, meron tayong initial length na 10 feet. Okay? So, tandaan guys na meron tayong ano, relationship na. Okay? Yung distance natin is equal to rate times time. Okay? Kasi guys, no, need natin yan eh. Yung length ng nung x and y no, at after 12 seconds or when t is 12. Okay? Kasi nga, sabi ko, di muna tayo gagamit ng ano, na naka-variable na t. So, ano muna na implicit differentiation. Okay? So, ganito yung ano dyan, yung trick dyan na. No? Okay? Kahit guys, sa ibang problem, itong ginagawa dyan na. No? Okay? So, after 12 seconds guys no, nakapag-travel ng ito yung point natin ng some distance. Ngayon anong distance na yon? So syempre, yan yung ano, 1/4, okay? Feet per second, okay? Multiplied by 12 seconds. Okay? So ibig sabihin nakapag-travel siya guys ng 12 over 4 is 3 na 3 feet. Okay? Nasundan guys na. So that means na at t equal to 12, okay, yung ating x guys, okay, is equal to the initial value 10, since decreasing siya guys na yung minus mo yung distance na travel nitong point na yan. Okay, so minus 3. Okay, kaya meron ka dyang 7 feet. Okay, na nakuha ba guys? Okay, then after mo makuha yung x, syempre, di ba, kailangan mo yung value ng y. Babalik ko doon kay equation 1. So from 1, okay, if x is 7, so 7 squared plus y squared is equal to 225, okay, or y squared is equal to 225 minus 7 squared or 225 minus 49, okay, so y squared natin is 225 minus 49 is 176 na, kasi 24, 25 eh. Kaya 176 na. So that means our y is the square root of 176. Since this is length na, kaya ang gagamitin mo dyan is yung kanyang positive value na. Okay, so meron ka ng values ng x and y. Okay, so ito, syempre, ano lang ito na, na lang, basic substitution. Okay, so ngayon, if x is 7, y is square root ng 176. Okay, and our dx dt, so syempre negative siya. Okay, negative 1/4. Okay, pwede natin guys na masolve yung dy dt na. Okay, kasi ano tayo na kompleto, serikados na. Okay, so 2 times 7 dx dt is negative 1/4. Okay, plus our y is square root ng 176. And then dx, dy dt na. Okay, equal to 0. Okay? So, lipat sa kabila guys, kung negative to, maging positive siya na. Okay, so, square root ng 176, dy dt, equal to positive, nawala guys yun to, sorry. Mayroon pa dyan to. 2 times 7, and then times 1/4. Okay, then divide both sides by 2 square root ng 176. Okay? Ayan na. So,
Pero for our DYDT, ayan, cancel guys yung to na. Cancel yung to. Okay, tsaka ito siyempre na. DYDT is equal to 7 over ito 4 square root ng 176. Okay? Or, pwede bang ano yan, i-approximate? Tayo ng ano? Okay, 4, 7 pala, 7. By the way guys, na-allowed yung ano, yung calculator sa departmental exam. So, 4 square root, 176. Okay, so 0.1319, okay? 0.1319. The unit is feet per second. Okay? Now, sabi ko nga guys, no, pwedeng ano, naka in terms ng T. Okay, yung X natin. Okay? So, ganito na naman yan eh. Okay? At any time, express natin guys yung x in terms ng t. Okay, so syempre x mo dyan is equal to yung kanyang initial, okay, plus yung rate niya, okay, ng x, okay, and then yung time. Kumbaga ito guys yung ano mo, yung change sa x, okay. So initial mo guys is 10, 20 is 0, and then since ang r mo is ano, decreasing. Okay, yung x mo is decreasing. So, yung rx natin is negative. Negative, 1/4. Ayan. And then, t. Okay? So, ito na guys yung gagamitin natin. Kung baga, ganito yung trick dyan guys na. Di ba meron tayong equation guys na x squared na plus y squared equal to 225. Ilipat mo yung x squared sa kabila. So, y squared is equal to 225 minus x squared. Then, you get the square root. Meron ka ng y. Okay, so 225 minus 10 minus 140 squared. Okay, nakuha guys na. Ito, nilagyan mo lang doon kay X. Ngayon, expand mo itong ano. Pwedeng expand mo, pwedeng hindi. Depende sa trip mo na. Ako, try natin guys, expand na. Okay, para wala tayong anong dito guys. So, yung ano, maraming variable na ano. I-derivative na. So, 225, okay, minus, expand to, bali 100, minus, okay, 10 times 1, 4 times 2, so 20 over 4, negative 5, so minus 5t, na plus, 1 over 4 t squared, so 1 over 16, and then t squared, okay, distribute the negative sign, so 225 minus 100 is 125, magiging plus 5t. Okay, then minus 1 over 16 t squared. Okay? Ayan. So, ano? Yung y mo, guys, naka-intense ng t na. Kaya dito, panag-derivative ka with respect to time. Okay? So, derivative lang ito, no? So, d dt ng quantity. Oops. Okay, 125 minus plus 5t. Minus 1 over 16 is squared. Okay? So, pag ganito guys, na dapat alam mo lang yung derivative ng ano, ng square root of u. Okay? So, ang trick lang dyan, du, and then 1 over 2 square root ng u. So, ito guys, na panakita mo to, ako, panakita ko yan. Okay, may 2 ka dito na, may 2 dyan. Then, copy yung, ano, yung given na 125 plus 5t. Minus 1 over 16 t squared. And then, derivative guys nito. Yung nasa loob ng u. Yan, oh. Nasa loob ng u. Okay. Nasa loob na, ano, ng radical. Yung u natin. Okay. So, derivative niya. Yan, 0 to. Ito naman, 5. And then, ito naman, minus 1 over 16 times times 2t. Okay. Ayan, ano. Okay. Ano lang. Konting simplify na lang ito. No? So, 5 minus 2 over 16 is 8. So, t over 8. Now, over. Okay, wait lang. Okay. Ang ayaw ko lang kasi guys dito, yung pagsulat ng mga ano, ganito. Radical-radical na. 2, 1, 2, 5. Okay. Plus 5t. Okay. Minus 1 over 16t squared. Okay. So, the next step, syempre, is to evaluate dy by dt when t is 12. Okay. So, dito guys, na di mo kailangan kunin yung values ng x and y. Direct sub ka ng t. Okay. So, at t is equal to 12. So, our dy dt is equal to
5 minus 12 over 8. Okay, over the square root of, wait lang, 2 times ko na dito na. 1 to 5 plus 5 times 12 minus 1 over 16 times 12 squared. Okay. So, diretso ko guys dito na. Okay, 5 minus ano yan? 12. De, get na lang guys na. Gamitin ko yung calc dito. Para ano, meron kayo matutunan sa akin na calculator ano, concept na. Okay, so 1, 2, 5. Para isa lang guys na ano, substitute na. Okay, use your calc na. Plus, ano yan? 5x. Okay, minus, recall x squared. Then over, ano yan? 16. Tapos, saka ka mag-substitute na. Ano yung x mo dyan? 12. Ayan, so, isa lang sakto na. Okay, ang, gawin natin, no? I-score ko nga to. Then square root. Parang nabas guys yung radical, no? Ayun, parang hindi niya kaya, no? Hindi niya kaya guys, gawin ano, radical. Ayan, so 0.1319. 0.1319. So, siguro depende sa calculator na. Ayan, so siyempre the unit is in feet per second. Okay? Okay, may question? Okay, so kung wala guys, okay, so after nito, then mag-practice na kayo ng ano, ng time rates, no? Kasi malamang, no? Maraming ganun guys, ano, sa departmental tsaka yung optimization, no? Okay, since, diba sa, ano, sa final period, okay, yun, ano, ang mga topics na application pala, no? Okay, yung iba guys, no, so ano ko na lang yun, i-record ko na lang, no? Okay. Di ba, meron mo naman pointers eh, kaya ano, alam nyo kung ano, yung alin yung aralin nyo na. Okay, so next natin guys na topic is yung optimization. Okay, maximum minimum na. Okay, so I'm sure guys na ito yung problem wherein you have to find the maximum or minimum value, okay, of a certain quantity. Okay, di ba guys sa ating pre-cal, ang ginagamit natin na method doon is usually kasi naman dyan guys sa pre-cal, ang ating magiging function is quadratic. Okay, siyempre guys pag quadratic, ang kinukuha lang dyan is yung vertex. Okay. If the parabola is opening upwards, so sabihin, this point, yung ating vertex, siya yung minimum point. Okay, minimum point, hindi minimum value. Okay? Pag sinabi minimum value, yun yung ano, value ng y, okay, at a certain value of x. Okay? And then, pag meron naman tayong parabola na opens downward, so itong point na yan, yung vertex dyan, siya naman yung maximum, okay, point. Okay? Nakuha na. Ganyan guys ano, sa pre-cal. So, pa may giving ka na function, usually nga, ano siya, quadratic. So, ang ginagawa mo lang dyan is by computing the squares, okay, to get the vertex of the parabola. Okay? So, by checking the leading coefficient na of the function, you can determine if it is upward or downward, no? Diba? Diba, ano, yung ating function na ax minus h squared na plus k. Okay, diba guys, yung vertex mo dyan is hk. Okay? Yung leading coefficient, yung ano, yung coefficient ng highest, yung term na may highest exponent, so that is x squared. Yung magiging coefficient niya guys is a. Ito guys na. Okay? So, if a is greater than 0 or positive, the parabola opens upward na. If a is less than 0, di parabola opens downward, no? So diyan mo malalaman kung ano, kung yung vertex mo is minimum or the maximum point. But sa calculus, okay, syempre not all functions are quadratic, na
Okay, pwede siyang transcendental, no combination. Okay, rational functions, ganun. Awa. So, ibig sabihin, you have to check no, resulting quantity if it is minimum or maximum, no? Okay? By using certain tests. Dalawa naman kasi yan eh. So, either by the first derivative test or the second derivative test, no? Doon sa guys na, ano, separate na video, ah. Okay? So, usually naman guys, ang pinamadali dyan gamitin to determine if it is a maximum or minimum is by using the second derivative test. Okay? Sa second derivative test, guys, no? Okay? So, if you try to check, no? Okay? Or, later on, the, ano, the separate video na. Okay? Sa second derivative test, okay. Pag yung ano mo, y double prime is positive or greater than 0, ibig sabihin niyan yung ano mo, yung slope changes from negative to positive. So ganyan guys, oh. Pwede mo na malaman eh, na. Okay? Ito yung ano eh, ito yung negative na slope. Ito naman yung positive slope. Okay, so nag-change from negative to positive. Ayan, so alam mo nang guys yung ano, concavity. Ayan. So the curve opens upward. So, ibig sabihin, at that x, okay, at that x where the y prime is 0, the curve na opens upward or it has a minimum value na, okay? And then, pag ang y double mo naman, guys, is less than 0, so it changes from a positive slope to negative slope, okay? So, ito guys, ang kanyang concavity na. Okay? So, at this point, wherein the y prime is 0 or the first derivative is 0, okay, gives a maximum value. Okay? So, ganun lang guys ang ginagawa sa, ano, pang test if it is maximum or minimum. Although, no, some of the problems na nakaan naman, naka-identify kung ano yung, ano, ba dyan? Yung, ano, yung, parang nature ng problem eh. No, if it is maximizing or minimizing. Okay, naka-indicate naman. Okay, pero siyempre sa ibang ano, sa ibang problem siguro kung ano, kung di lang siguro departmental. meron ako ng mga ano, meron ako mga problem ano, you have to prove that it is a minimum or a maximum value. Okay? Sa ano kasi guys, nasa departmental, bali, I mean, sa mga multiple choice. So, di mo, ano, di mo need na, ano, i-check kung siya ay magbibigay ng maximum or minimum value. Okay? But, in solving problem na walang choices, so, meron ganun, guys, no? Na ipoprove mo. Okay? Okay, so now, let's go to the steps na in solving, ano, optimization problem. Okay? Okay, ano guys, na yung optimization problem, para itong algebra, okay? Yung early steps, more on ano, algebra, trigo, okay, and other theory na, okay? Other concept, yung mga pre-cal na natin guys, na pre-cal na subjects, okay? Yung ano guys, yung derivative, papasok lang nung guys, na no, pag meron ka ng ano, function or equation, okay? And then yung checking, the rest, puro algebra, trigo, ganun, okay? So, ano nga ba guys yung mga steps na when solving what do you call this na optimization problems, okay? So, tandaan guys na mga steps na. Okay, number one. So, syempre, you have to ano, understand the problem, no? Okay? Kumbaga, kailangan alam mo yung ano, yung yung ano ba, yung unknown, yung mga
quantities, okay, na given, mga given conditions na, okay? So, you have to read the problem carefully, okay? So, ano yung mga gagamitin na variables or mga quantities na mention. If it is length ba, side length, angle, distance, okay? Marami siyempre na, okay? Number two, if possible, so usually mga case na pag ano, karamihan sa maxima minima problem, okay, requires a figure or illustration. So, okay, as much as possible, you have to draw a diagram na, okay, or illustrate the problem, okay, draw a diagram, okay. So, in most problem na, okay, it is most useful to draw a diagram and identify the given and required quantities on the diagram. So, minsan kasi guys, no, dun mismo sa ating diagram or figure, dun mo makikita kung ano yung kailangan mo, okay, or ano yung wala, okay. Ganyan yung ano, ginawa ko kanina sa time rates, okay. So, nag-draw tayo ng figure. Okay, nasundan guys na. And then, syempre, pag alam mo na yung mga quantities na involved, so, syempre, kailangan mo na maglagay ng notation. Okay, so, introduce notation. Okay. Notation. Ayan. Ba guys, di ba, meron tayong dy dx, no? Okay. So, ibig sabihin niya, guys, no, si x mo dito, siya yung, ano, independent variable. Okay. Ayan, siya yung ano, free na mag-set ka ng values. Okay? Then si Y naman guys, siya yung dependent variable. Ayan. Okay, ibig sabihin niya guys na yung Y mo dito, kailangan should be in terms of X na para usually guys na ganun yung gagawin mo. Pero siyempre, may case na hindi na. Okay? Pero as far as possible, you have to express Y yung dependent variable in terms ng independent variable na. Okay? Anyway, dito na sa step 3, ang main purpose mo lang naman dito is to assign a symbol to the quantity to be maximized na. Okay? Or dun sa mga quantity na ano, independent na prima change ng values. Okay? So, pwede mong kunin yung, ano, yung variable or pwede mong ilagay yung variable dun sa ginawa mong diagram sa step 2. Okay? Nakuha na. Bawa, for the area, syempre, we usually use the variable A, capital A. For the height, pwede yung H or Y. Okay, for the time, okay, T. Okay? So, yun lang guys. Basta pa ka na pag-varying guys, natandaan, yung variable is small letters, no? Ayan, ganyan na. Okay? Pag doon sa mga i-maximize mo, usually, ano yan, capital letters na. Okay? Ayan. So, yun nga, pag nakuha mo na yung mga variable, okay? So, introduce, I mean, ano, you have to express. Okay? Express. Oops. Okay? Express the quantity. Okay? To be maximized or minimized. Okay? Minimized. Sorry. Ayan. In terms. Okay? Of the independent variable. Okay? So, usually guys, no, hindi siya kagad direkta isang variable, no. Okay, depende sa problem. Okay? Minsan, no, ano muna yan, dalawang variable, no, X or Y. Tapos, you have to relate, okay, yung ano, ibang variable, no. So, ito muna, in terms ng independent variable. Kaya dito guys, no, lalagay ko dito ay plural or singular, no. Okay? Then, number 5, syempre, okay, since yung ano mo, quantity to be maximized or minimized in terms ng independent variable na pwedeng dalawa siya or tatlo. So, ibig sabihin, you have to relate na, okay? Find other, ano, syempre, other relations na. Okay?
So, dito kasi guys, no, wala pa tayong partial derivatives na. So, as much as possible, yung ating quantity to may maximize is naka-unlearn, naka-isang variable na. Okay? Ngayon, halimbawa, naano mo na siya na, nalagay mo na siya as isang variable. Kunwari guys, no, siguro, antay, illustrate tayo ng ano, ng problem. Kunwari, pero ang ganitong problem na, parabola, tapos nag-inscribe ng rectangle. Okay? Yan na. So, pag parabola, kunwari ito, y is a function of x. Okay? So, syempre, ito yung point, guys, no? Kanda na, pag mga geometric problems, okay? So, syempre, pag meron tayong curve, pag tinamaan ng ano, ito, yung curve mo. So, ibig sabihin, guys, na ito yung every point on the curve. So, that is x and y. So, distance niya papunta roon, this is x. So, naman, distance niya papunta doon, this is y. Okay? So, ganito yan. Kunwari, you want to maximize yung area na naka-inscribe. Okay? So, basically, guys, no, yung area mo dito is product ng length time, base time height na. So, that is x and y. So, as you can see, yung aim mo, guys, dito is in terms ng x and y. Okay, ito yung sinasabi ko. Okay? So, kaya nga meron dito ano, other relations, no? So, pag itong problem naman, guys, no, yung other relations naka-given na. Okay, yung ano mo equation. Pero, syempre, sa iba, hindi yan. Yun to, ano, to formulate, syempre. Okay? Ayun. So, pag nakuha mo na yung ang tawag to? Kunwari, no, yung function to be maximized, no, in terms ng one variable. So, dito, guys, no, ang gagawin mo lang dyan is substitute yung y mo in terms of x na para ito. Kasi, di ba ito, a is a function of x and y. So, sinasagi sa pasok sa step 4. So, yan eh. X and y yan eh. Okay? Other relations, yung gamitin mo, no, yung y is a function of x na iyan ang mga i-boxob mo. Okay? Pag nilagay mo siya dito, bali magiging y is equal to x times ang y mo kasi f of x na. So, x times f of x. Okay? Kunwari, ganyan, no. Na-express mo na as a function of a single variable. So, let's say that is an g of x na. Okay? So, the next step, guys, no, is to find the critical numbers na. I mean, di ano, wala muna. Di derivative. Okay? So, yun na, yung concept ng ano, maximum minima. So, you have to find the derivative ng ano, quantity to be maximized in terms ng of the respect to the variable na independent, no. So, dito, ang variable na independent mo is yung x. Okay? Kasi it is free to, ano, to change siya. To change na. So, bali, kukunin mo yung dA with respect to x. Okay? So, ito, siya yung ano mo, g of prime of x. Okay? Then, pag nakuha mo naging derivative, next step, okay, is set yung derivative to 0. Okay? Why? Okay? Doon kayo sa ano, concept niya. Pag sinet mo kasi yung derivative, guys, na remember, yung derivative is a slope. Okay? So, when you set the derivative equal to 0, ibig sabihin nun, yung tangent line mo doon sa point na yon is horizontal. Kunwari, ito guys, no, yung minimum point, horizontal yan, yung tangent line mo. Ito rin. Okay? So, di mo lang alam, guys, kung ano siya, kung it will give a maximum or minimum value. So, depende, guys, na sa problem. Minsan kasi, isa lang yung binibigay na ano niya na value. Okay? Minsan naman, two or more. So, you have to verify the values, no, by using a test or by, you know, getting the values of quantity to be maximized. So, syempre, kung sino highest, siya yung maximum, sino lowest, yung minimum. Pero, you have to use your common sense kasi nga, tawag ito. Syempre, may mga problem or quantity na kailangan positive value lang. Kunwari, area, okay, length, okay, time, puro yan positive, okay? Yung mga nagnanegative lang, guys, usually sa mga graph yan, okay? Yung mga graphical na ano, problems. Okay, pero pag ano, pag physical problems, no, like areas, ganyan, okay, the quantity, the value of the quantity, no, is always a positive number. Okay? Ayun na. So, set mo sa 0, find the values of x, no. So, yung x mo doon, makuha mo, kung ano man yan, ang tawag dyan is critical numbers. Okay? Then, check mo lang kung sino yung ano, magibigay ng maximum or minimum value. Okay? Doon yun, ano. So, ano lang.
Yung last step na lang dyan is ano, conclusion. Okay? Conclusion. Kumbaga, i-declare mo guys na ito, si X na to, is, will give ano, a maximum or minimum value. And then, pwede rin i-sabihin mo ano, yung maximum or minimum value na. Okay? Ganyan lang guys na yung ano, yung, optimization problems. Madali lang sa guys na basta ano, magawa mo yung equation. Okay, yun lang man mayroon guys dito eh. Yung pag-formulate o yung paggawa ng function or equation. The rest guys na ito, yung sa mula step 6. Okay, kasi ano naman yan, derivative na no. So, it means, madali na yan. Basta you know how to get the derivative of a certain ano, equation or function na. Okay? So, let's solve guys na no, ng ano, problem regarding maximum minima. So, antay na. Antay muna na. Yung pinakamadali. Okay? Okay. So, a farmer has 2,400 feet of fencing, okay, and wants to fence up a rectangular field that borders a straight river. So, ibig sabihin guys, no, he needs no fence along the river. So, what are the dimensions of the field that has the largest area? Okay, so, basahin, guys, basahin ng maigi yung problem. Okay, so, meron tayo, ano, guys, to, 2,400 feet, okay, amount of fencing. Okay, so ang baka guys na ano yan eh, yan yung ano mo, length ng ano material, okay, na ilagay. And wants to fence up a field that borders a streak river. Okay, so kunwari, meron tayong streak river dito. Okay, so ano, pinagsabi natin guys yung ano, step 1 and step 2 na. Meron tayong streak river, okay. Yan. Okay, then meron tayong rectangular field. Okay, so yung same side guys na nasa ano, river. So, di mo kailangan dyan lagyan ng border daw or fencing. So, meron lang yung three sides. So, syempre, ang gawin mo lang dyan is mag-draw ka ng rectangle na yung isang side ay nasa river, nasa side ng river. So, ito siya na. Okay? Yan. Okay? Ako ba? So, ito yung ating ano, rectangular field. Ayan. So, we want to, ano, maximize daw, okay, yung area niyan. Okay, if meron tayong fencing material, okay, na 2,400 feet. Pag sinabi yung fencing, guys, no, yan yung length. Ibig sabihin, di ba, ito lang, guys, yung merong border. Okay, ito, nandito, ito, tsaka ito. So, kailangan daw, guys, no, maximum area, pero yung sum nito, mga lengths na yan, kailangan 2,400 feet. Okay? So, na-conceptualize mo ng problem. Okay? So, the next step, guys, syempre, is to, ano, introduce the variable. Okay? So, kunwari, okay, dito, guys, wala problema na kung sino dyan yung X and Y. Okay? Let's say, diba, guys, na yung rectangle, meron siyang, ano, two pairs of equal sides. Pero dito kasi, guys, no, ang meron lang dito is yung one side. Okay, so let's say this is X. Okay, kung Y to guys, no, syempre Y din to. Okay? So, basically guys, no, yung area dito is area ng rectangle. Okay? So, yung quantity to be maximized natin na area, okay, ang area mo is product ng X and Y. Okay? So, as you can see, yung ating area is in terms ng dalawang variable, no, X and Y. Okay? So, sabi ko nga, guys, no, as much as possible, yung ating quantity to be maximized is in terms na ng one variable. Okay? So, ibig sabihin, we have to find the other relation, okay, relating X and Y. So, doon guys, napasok yung ano mo, yung given na fencing material. So, yung fencing material is the sum of the side lengths, no. So, dito, yung ating fencing material, okay, equal to sum ng side, so that is X,
And then meron din dalawang y. So, plus 2y. So, equal to guys kay 2,400 feet. Okay? Ngayon, pipili ka na lang guys dito kung sino yung ano mo kukunin variable, no? Kung in terms ng x or in terms of y. Okay? Okay. So, dito guys na ang pipiliin ko is si x ay in terms ng y. Bakit? Para wala ako guys fraction. Pero pwede naman guys ano, si y in terms of x. Okay, so ganito yan, pag y in terms of x. So, 2y, then lipat yung x sa kabila, so minus x, then over 2. Okay, so y natin dito is 2,400 over 2 is 1,200, then minus x over 2. Okay, so this, if this is equation 1, and this is equation 2, so gawin mo lang dyan is, substitute, okay, equation 2 to equation 1, para meron tayong function na in terms ng one variable lang. Okay? So, x multiplied by yung ating y is 1,200 minus x over 2. Okay? Distribute yung x. So, meron tayong 1,200x. Okay? Minus x squared over 2. Okay? Question number 3. So, na-express mo na yung area in terms ng one variable. So, the next step guys na is to get the derivative ng a. Ayan. Da. Dito guys na ang gawin natin instead ng a lang ng a prime a of x na a of x. Ayan. So yung first derivative is a prime of x. Okay, equal to syempre derivative ng quantity 1,200x minus x squared over 2. Okay. Derivative is 1,200 minus derivative ng x squared is 2x. Over 2. Okay, simplify. So, 1,200 minus x. Okay? So, next step, guys. Okay? Ano guys, sabag niyong dire-diretso, ha? Kasi, ano, pag mag-checkin kayo na. So, gawin niyo lang dyan, isa-isa na. So, dito na. Set natin si a prime of x equal to 0, no? To find the critical number. So, kung isa lang, guys, yun nakuha mong x, matik na yan. Okay? So, yan ang sagot, guys, no? Okay? Ayan, so pag sinet mo kay 0 yan, so 1,200 minus x is equal to 0. So basically, yung x mo dyan is 1,200. Okay, feet. Okay? And then from equation, ano ba? Equation 2. Okay? Pwede mo nang guys kunin yung y. Y natin guys is ano yung ano mo? Y 1,200 minus x over 2. So 1,200 over 2 600. 1,200 minus 600 is 600 feet. Okay. Ayan guys na isa lang nakuha mong x. Okay. But syempre papakita ko guys no kung ano kung si x natin na 1,200 will give sabi doon ayan largest area. So ibig sabihin maximum value ng a. Okay. From anong guys no? From 1, ano yung area natin dito? Okay? The maximum area is when a at x is 1 2 and our y is 600. Okay? Equal to 1,200 times 600. Okay, ilan 'yan? 6 times 12 is 72. So, 720 pala. 720,000 square okay, feet. Okay? Ayan. Pero, okay, check natin guys na kung ano nga, kung siya ay maximum value. Okay? So, ganda yan. Ito na ating a prime. Okay? So, gamitin natin guys si, ano, si second derivative test na. Using second okay derivative test. Okay? Di ba meron tayong ano a prime of x equal to 1,200 minus x. Then kunin mo yung second derivative, so derivative ng first derivative. Derivative niya guys. Okay, is negative 1. So as you can see guys, no, this is less than 0. So, ibig sabihin niyan guys na for all x, okay, yung domain natin guys na para dito is actually from
Kasi ito guys, ano may yung constraint eh. Okay? So, yung x mo dyan, pag 0 kasi ito, is 2,400. Yung x mo dyan guys, is from 0 to 2,400. So, for the interval guys na, for interval 0 to 2,400, okay? Yung ano mo, yung second derivative is always decreasing. Okay? So, ibig sabihin niya guys na safe ka. Okay? So, safe ka na pag ano daw, pag at a point where the a prime is 0. Okay? Ayan. Okay, since yung ating y double is less than 0, okay, then syempre, yung a natin is maximum value na at that point. Okay? So, ibig sabihin guys na yung curve mo is okay, will concave downward, no? Okay, parabola to guys, no? Syempre, siguro mas maganda pag tayo na pag gumamit tayo ng ano, ng graph. Okay? Okay, ito guys na. Saan kanina? Yung ating a of x na. A of x. Okay, ano yan guys? 1,200x minus x squared over 2. Okay? Siyempre, di mo makikita yan. Ano guys yung domain natin? Ang domain natin is from 0 to 2,400. Tapos, kinukuha natin ang maximum value is 720,000. So, i-enam mo to. I-change mo yun, no? Yung x-axis tsaka y-axis. So, yung x natin is from magkanta yung mag-bytens tayo. So, from negative 100 wait lang to 2,500. Okay? Tapos, step is 100. Yung y naman natin from 100,000 negative 100,000 tapos, ang highest natin is 70,000. So, gawin natin 1 million. 1 million. 1, 2, 3. And then, step guys is 100,000. 1, 2, 3. Ayan na. So, kitang-kita guys na. Diba? Okay. Asan yung ano mo? Maximum value? When x is 1,200. Okay. And, syempre guys, yung y mo dito is itong ano mo, a of x. So, the maximum area is ano? 720,000. 1, 2, 3. Ayan. Okay. So, siya guys, ano, yung vertex ng parabola mo. Okay. Pag ganyan kasi guys, to, ibig sabihin niyan, from this point to this point, kasi yan yung domain natin. Siyempre guys, no, yung x mo dyan, bawal maging negative kasi nga yung ating problem is, ano siya, no, yung ano, real life na, no, situation. Okay. Kaya yung ano mo dyan, x values, ano lang, from 0 to 2,400. Okay? So, yung y double mo, ayan, from this point to this point, ano siya? Decreasing. Kasi pag sinabi ng decreasing, yung ano, yung rotation guys ng slope is clockwise. Okay? Ganun lang guys na. Okay, may tanong guys? Wala naman po, sir. Okay, ano ba? Isa pa na, isa pa. Yung ano pag guys dito na problem yung uso is yung ano, yung paggawa ng ano ng box open box para mag-given na piece of sheet. I mean ano, nagis sa sheet of material ah, hindi. Hindi yung ano, hindi yung SHIT ano. Sheet of material or ano, metal sheets na. No? Okay. Ano yan?
Ba tayo na? Saan yan? Okay, ito guys na. Okay, this is example number 5 dun sa aking ano, reference na yung false online notes. Okay, so we have a piece of cardboard that is 14 inches by 10 inches and we're going to cut out the corners as shown below. So, okay, pakita ko yung figure na. May ano, may nakalagay na shown below. Okay, so ganito guys magiging itsura ng ano, ng ating box. Ayan. Okay? Pag nakat guys yung ano, yung corners, ito yung guys, oh, ika-cut natin. Okay? Ayan. 1, 2, 3, and 4. Okay? Okay? So, syempre, pag nakat mo yan guys, natanggal yan, ito mga size na to, ito yung ano mo, i-fold mo. Okay? Fold mo siya. Okay? Piplip mo siya pataas para ma-form tong open box na yan. Okay? So, the question is, guys, now, determine the height of the box that will give the maximum value. So, pag sinabing anong, guys, ng height ng box, kumbaga, if the dimensions ng ating corner squares ay x. Okay? Ayan. Puro yung x, guys, na. X. Okay? So, ibig sabihin, guys, na, diba, yung ito, x yan. Okay? Yan na rin mismo, guys, yung height ng box natin. Yung side ng squares. Okay? Maka ba? So, basically, kukunin mo lang dito, guys, ano, yung value ng x. Okay? That will give a maximum volume ng box. Okay? So, kung meron na tayong height na x, ang kailangan mo na lang dyan, guys, syempre, is yung length tsaka yung width. Okay? Para ma-express mo yung volume ng box, okay? Which is equal to the length times width and the height. Okay, so ito guys yung ano mo, yung pinaka-formula. Okay, but in this case, no, guys, no, wala pa tayong relation for the length and the width. Okay. Meron lang tayo yung height, which is the x. Okay, and yan, no. So, dun papasok guys yung ano, yung find the other relation. Okay, ganito yan, syempre. Okay, di ba, yung haba nito is 14. Okay, pag ito x, tinanggal mo. Ano yung tira? Ito guys na, di ba? Yung haba niyan. So, meron kang dalawang x na tinanggal. So, ibig sabihin, ang matitira dito is 14 minus 2x. Nakuha na. Dito naman guys, sa width natin, yung ating width is 10 inches. So, tinanggal mo yung x dito, tsaka x dito, ang matitira is 10 minus 2x. So, yung haba, mula dito, no, punta dito. Okay? Nakuha ba? So, ibig sabihin guys na yung length natin dito is 14 minus 2x and the width is 10 minus 2x. Okay? So, ganitong problem guys, no, ang lagi mong titingnan is yung dalawang maliit. Okay? Yung x tsaka ito. Kasi andun guys yung domain mo. Kasi ito guys, hindi pwede ito. Bakit? Ganito lang trick yan. Okay? Para makuha mo yung domain ng x. Okay? yung mga ano, possible values ng x. Kasi ito guys, na pag naging 0 to, okay? Pag naging 0 yan, yung x mo dyan is 7. Tama? Okay? Tama guys? Pag ito, 0 yung length mo, ang x dyan is 7. And then pag maximize naman guys yung ano yung length, ibig sabihin x is 0, syempre yung pinakamahaba is 14. Okay? So pag yan ang tinignan mo guys, no, ano ka, 7 to 14. Okay? Huwag mong ano, huwag mong gamitin to. Bakit? Kasi pag 7 guys yung x, pag ginanin mo siya dito, 10 minus 2 times 7, magiging ano yan, negative 4. So, syempre, di yan pwede. Kaya ang lagi mo niyan titinang guys, no, yung dalawang maliit. Yung height, okay, tsaka yung width. Okay, so sabihin guys na ito, pag naging 0 to si width, ang x mo dyan is 5. Okay, tapos ang maximum niya is 10. Okay, sabihin yung x natin guys dito, pag ito yung ginamit mo, is from 0 to ano, 0 to 5. Okay? Hindi siya pwede, ano guys, na siyempre maging 10 na. Okay? Pero pwede siya between 5 and 10. Na. Okay? So, ano, meron ka ng, ano dyan, meron ka ng,
Meron ka ng idea na yung ating x values is from 0 to 0 to 5. Okay? Ako ba? Ayun. So ngayon, express natin guys yung volume in terms ng one variable. Okay, wait lang, mainit. Okay? So that is, okay, yung ating volume is equal to, okay, back tayo na. Yung volume natin is equal to, learn natin guys is 14 minus 2x and then the width is 10 minus 2x and the height is x. Okay? Okay, the rest, syempre, ano lang, ikaw na lang guys mag-choose kung ito i-expand mo or hindi. Actually guys, na pwede na hindi i-expand yan. Kung ano, kung magaling ka mag-simplify ng ano, algebraic expressions no, when doing the derivative. So, ang suggestion ko sa mga ano, syempre, sa mga nag-start pa lang, no, simplify mo to guys, no. Kumbaga, i-expand mo to. Okay? So, ang trick dyan is kunin ko muna yung 2 dun sa mga factors natin. Ba dito na meron ka dyan 2 times 7 minus x. Tama guys na. Dito naman meron ka dyan 2 times 5 minus x. Okay, then times x. Ayan, so 2 times 2 times x, meron kang 4x. Ito naman guys na, 7, 5, so meron kang 35. Sum ng 7, 5, meron kang negative 12x. Then x times x, meron kang x squared. Okay? So, ano guys? So, hindi ko na kailangan mag-pull method. No, ano lang to? Sum and product. Tama? Then, saka mo guys, i-distribute yung 4x. 4 times 35 is 140x. 4 times 12 is 48. Okay? X squared. And then, 4x, x squared. Parang kang 4x cubed. Okay? Then, diyan ka guys mag-derivative. Okay? So, ito guys yung ating volume as a function of x. Okay? So, equation number 1. Ah, okay, kailangan ko yan kasi nga mag-check tayo guys ng ano, ng kung it will give a maximum or minimum value. No? Okay, so ngayon, kunin natin yung first derivative. So, b prime of x. Okay, so derivative with respect to x ng ating quantity na 140x minus 48x squared plus 4x cubed. Okay, so rekta ko na. So, guys na. 140 minus 2 times 48 96x. Okay, then 3 times 4 is 12x minus 1. X na lang ito na. Okay? Next step. Okay, send natin guys yung b prime of x to 0. Okay? So, meron tayong 140 minus 96x okay, plus 12x squared equal to 0. Okay? Is it factorable? Okay? I think hindi na. So, pag ganyan guys, no, simplify ko muna guys, no. Divide natin guys ng 4. Para konti guys yung ating ano, variable na. Okay? So, over 4, I mean yung ano, maliit lang yung mga number. So, over 4, 35 minus ito ay 24. Okay? X. And then plus 3x squared equal to 0. And then, i-arrange natin guys na sa ganitong form or standard form ng quadratic equation. Okay? 3x squared minus 24x plus 35 equal to 0. Okay? Pag quadratic guys, so syempre, gamitan mo ito ng ano, quadratic equation formula. No? So, x natin dito is negative ng b. So, negative 24. Then, plus minus okay, the square root of b squared. So, negative 24 squared. Okay, minus 4 times ac. So, 4 times 3 times 35. Okay. Over 2 times a. So, 2 times 3. Okay. Ayan. So, meron ka dyan 24 plus minus. So, gamit na yung nandito calculator. 24 squared minus 4 times 3 times 35. Okay. So, meron ka square root ng 156 doon. And then over 6. Okay?
Ayan. Okay, so ano? Tignan natin guess na yung values ng x, no? For plus minus. Pag plus, okay, ano kay x natin? So, 24. Kasi ano, hindi siya sakto guys, no? 156 over 6. Approximately, ano tayo na? 4 decimal places siguro. Okay. Ano yun? 24 plus square root ng 156 over 6. Okay, so that is 6.0817. 6.0817. Pag minus naman guys, okay, x natin 24 minus square root ng 156 over 6. Approximately, okay, minus to na. Ay, 10. Easy. Minus. Okay. 1.9183. Okay, kanina guys, 'di ba, ano? 'Di ba kanina sabi ko, yung x natin hanggang 5 lang. Okay, bakit? Pag sobra siya sa 5, ito guys, tingnan mo yung width mo kasi guys, no, is 10 minus 2x. Okay? If x is greater than 5 guys, ano mangyari? Yung width mo, magiging less than 0, magiging negative. Okay, so sabihin guys na ito, bawal to. Okay, kasi wala siya sa interval. Okay, interval kasi natin guys is from 0 to 5. Okay, yung x natin, yung x values. Okay, so this solution is neglected or absurd. Okay, since it is not on the interval. Nakuha. So ito lang guys ang kukunin mo. Okay, kasi pasok siya sa interval. So, ang last na nagagawin mo dyan, guys, is to check if it will give you a maximum volume. Okay? So, to check if it is a maximum volume, puto tayo, guys, kay second derivative test. Okay? Second derivative test. Okay? Diba meron tayong first derivative? P of x natin, of prime of x, is 140 minus 96x plus 12x squared. Okay, so kunin mo yung second derivative. So, syempre, derivative ng first derivative. 0, ito naman, negative 96. Ito naman, 2 times 12. So, that is 24. Okay, x. Then, factor out natin, guys, para madali. I-factor out natin, guys, yung 24. So, 24. Dito ko lagay yung x, guys. Then, minus 24. I-divide mo sa 96. So, meron ka pang 4. So, x minus 4. Okay? Tama ba? Minus 4. Aha. Okay, ngayon, at x is equal to, ano yun, where the first derivative is 0, so x natin, guys, is, ano, 1.9183. So, obviously, guys, now when you substitute x is 1.9 something, okay, ito yung ano mo, second derivative. Okay? Without getting the value, guys, ng ano, ng second derivative, ano naman sabi mo? Okay, 1.9183. Yan, guys, kaya ano, pinatulat ko yung 24 dito kasi nga, para makita ko dito yung sign itong factor na yan. Okay? So, obviously, guys, now, when x is less than 4, ano mapasin nyo? So, this one is a negative number. Okay? So, ibig sabihin, guys, no, itong second derivative mo is less than 0 or negative number. So, ngayon, if the second derivative is less than 0, 1.9183, okay, less than 0, then, okay, at x is equal to 1.9183, okay, where the first derivative is 0, okay, sabihin, okay, meron tayong ano, meron tayong maximum value. Okay, then, okay, B of X is maximum. Okay? At X is equal to 1.9183. Okay? Nakuha na. So, pag-verify na lang yan, guys, no, kung siya ay, ano, maximum, syempre, is by using graph, no? So, pagkala guys na nagre-review kayo, pwede nyo gamitin yung graph guys na to check your answers. Okay?
So pag ano, pag hindi nag-coincide guys yung ano yung solution tsaka yung graph, something's wrong. Okay, so syempre i-graph natin na. Aha. Yung ating v of x guys is ano ngayon? Equal to x 14 minus 2x and then 10 minus x. Okay? 2x wala. Aha. Okay, ito nga. Okay, if ano, if x natin guys is 1.9183, so our volume is 1.9183. Ano yung volume natin guys? Saan yan? Ito, 140x. So 140 times 1.9183 minus 48 times 1.9183 squared plus 4 times 1.9183. Okay, cube. Okay. Saan kanina natin? Yung positive, equals ko to, store ko kay x. Okay, then type natin 140 x minus 48 x squared. Ito ako lang. Minus 48 x squared. Okay. And then plus 4 x cube. Ayan. Okay. Ay. Ano yung mali dito? Store ba yung kanina? X. Ah, mali. Mali na store ko. Dapat pala yung positive na. Itang-itang. So, calculate. Calc. Dapat yung ano yung minus na. Sorry. Yung 24 minus square root ng 156 close over 6. Okay, so 120.16. So, the maximum volume, guys, is approximately 120.16 cubic inches. Okay, so check natin, guys, na by using graph. So, yung highest point is 120.16. 1.9183, then 120.16. Okay, diba guys, domain natin is 0 to 5. So, gawin mo dyan. Ang domain mo is dito sa graph, negative 2 to ano, to 10. Okay. Step is 1. Point natin is from negative 10 to, since the is 120, so let's say 200 na. No? Then step is 10. Okay, para kitang-kita guys na. No? Ayan. Okay. So, ito, ano lang siya na, 4x between 0 and 5. So, 0 less than x is less than 5. Ayan. So, yan guys ang graph natin ng b of x na okay, showing the domain. Ito guys ang highest point na. Okay? So, as you can see, nag-coincide yung ating graph doon sa ating nakawang solution. Okay? So, ganyan guys na mag-solve ng optimization problem. Okay? Question. Okay, so wala. Okay, ibalik guys na, okay, I will solve ano, other problem nito, recorded na. And then, meron akong mga past record nito, so share ko na lang sa inyo na. Ayan, so if you have questions, so just comment na lang or message me. And that's all for today. Meron ba tayong ano na, isang day, pero siguro na lang yun guys to. Yung last meeting is quiz and then mag-check kasi ako guys ng ano nyo mga activities. So, para makumpit ko na yung ano nyo, yung grade before mag final exam. Okay? So, para yung mga meron dyan questions pwede ko nang ano, sagutin na nang sabay-sabay. No? Hindi ko muna guys in-entertain yung mga sa grades na kasi nga sabay-sabay kayo na. So, gawin ko muna is ubusin lahat yung ano, check-checkan ko na. Okay? And then yung ano yung activities na. So meron pa kayong 2 activities and then 2 quiz no. So yung quiz nyo, okay? Will serve as your ano reviewer na. Okay, for your final exam na. Yung dalawang final exam, yung departmental and then yung ang hiwalay niyo sa akin na. Okay? Kasi syempre if if we think that guys, it's titingnan ko if I saw na
mababa kayo dun sa departmental. So, babi kayo sa, ano, sa second na set. Pero pag okay na guys yung ano nyo, departmental, na mataas naman halos lahat, okay, di na tayo mag-separate na exam. Okay? So, depende guys ano nyo, performance. Pag okay na, so, yun na yun. Okay? So, ano, kaya seryoso nyo guys ano yung ano bibigay ko na pointers na okay for this last 5 days, okay, kasi yung ano nyo exam is March 15, okay, departmental, and then pag medyo tagilid yung iba dyan sa inyo na, so may second na final exam, okay, the following day, okay, that is March 16, okay, don't worry, multiple choice naman guys na. Okay, so yun lang guys, no. So thank you, and see you next meeting.